Nagtipon-tipon ang ilang mga taga-Liberal Party at mga kaalyado nito para magpakita ng suporta sa pambato ng administrasyon na si DILG Secretary Mar Rojas. Dumalo rin si Pangulong Aquino na ibinida si Rojas, sabay banat naman saan niya'y bumabatikos pero wala naman daw maibigay na solusyon. May report si Sandra Aguinaldo. Ganadong-ganado sina Pangulong Noynoy Aquino at DILG Secretary Mar Rojas nang humarap sa kanilang mga kapartido at kaalyado sa politika. Hindi raw alam ng Pangulo ang tungkol sa pagtitipon kanina, pero nang malaman ito, nagpasya siyang dumalo. Pinaupo sa tabi ni Rojas at Aquino sina Batangas Governor Vilma Santos at Naga City Representative Lenny Robredo na nababanggit na pwedeng makatandem ni Rojas. Sa speech ng Pangulo, ibinida niya ang kanyang manok sa 2016 na si Rojas. Ayaw natin sumama sa hindi tiyak na mananalo. Pinakaiba nitong pagpupulong ngayon to. Ngayon pa lang, naninindigan tayo kung saan tayo tutugo. May patama rin sa ano ay bumabatikos, pero wala naman daw maibigay na solusyon. Pag kami naupo, sabi ng iba, gaganda ang buhay niyo. Hanggang ngayon, hinihintay ko pa ho yung pano. Matatandaan sa political advertisement ni Vice President Jejomar Binay na babanggit ang pangakong gaganda ang buhay. Maging si Rojas, may pasaring din. Nakita na ninyo kung paano pinagana ng iba ang makinarya nila kahapon. Kung paano lilitaw ang mga paratang, ang pamumulitika, ang pagbabatuhan ng putik. Kasunod dito, sinuyo ni Rojas ang mga nagsidalo na kinabibilangan ng mga miyembro ng Liga ng Governor, Mayor at Barangay mula sa iba't ibang panig ng bansa. Mahalaga sa akin na pagsasagupan natin sa laban nito na magkasama tayo hindi lang dahil sabi ni Pinoy, pero dahil totoong naniniwala kayong magkahanay ang mga paniniwala natin. Na totoong type din ninyo ako. Batid daw niyang nag-aalinlangan ng iba sa kanya at sinikap ipakilala ang kanyang sarili. Suplado daw ako. That's okay. You can smile. Elitista. At minsan nagmamagaling o malakas masyado ang dating. Naghihingi po ako ng paumanhin kung nabigyan ko kayo ng dahilan para isipin ito. Umaasa ako na sa mga susunod na buwan, makikilala ninyo ako ng higit. Aminado rin si Rojas na hindi magiging madali ang pagsabak niya sa 2016 elections, kaya hiningi niya rin ang tulong ng mga nagsidalo. Hindi ko rin maalis ang pagtitimbang at mga kalkulasyon sa politika. Baka si ganito, paboran ako sa susunod. Baka si ganyan, mas matutulungan ako sa sarili kong mga plano. Idagdag ko na rin ang iniisip ng iba. Baka matalo itong si Mar. Buong pagpapakumbaba, akong lumalapit sa inyo at hinihingi ang tulong ninyo. Na mataan sa pagtitipon ng ilang taga Nationalist People's Coalition, Nationalista Party at National Unity Party. Sa panayam matapos ang event, natanong si Rojas kung paano babaguhin ang sa tingin niya'y maling pagtingin ng iba sa kanya. Just to be myself, di ba? Yung hindi naman ganun ang pagtingin ko sa sarili ko. Pagiging sincero, pagiging tapat. Sandra Aguinaldo, GMA News.